Hi everyone! Welcome back to our YouTube channel. Once again, this is Laro TV. And for today's video, pag-usapan po natin, anyari sa Barangay Hinebra, mga kalaro, pag-usapan po natin, no? Yung nangyari sa kanilang tapatan against po dito sa TNT Tropang Giga, ng kanilang Game 1, pag-usapan din po natin. Etong si Jordan Hedin being spotted dito po sa tapatang Hinebra and TNT. Sign na ba ito, mga kalaro? Magpaparamdam na ba si Jordan Hedin na pipirma po siya or mapupunta po siya? One of these teams, mga kalaro, TNT or Barangay Hinebra. Pag-usapan natin lahat ng detalye na yan. Pero syempre bago yan, if this first time na kayo po ay mapadpad sa ating YouTube channel, don't forget to like, share, and subscribe. Pakita yung notification bell. At yung all, huwag nyo kalimutang isama para hindi kayo mahuli sa mga bagong videos and updates na ating ipapalabas. 104-88 mga kalaro, tambak. No, tambakan po yung naging laban kanina ng Barangay Hinebra against po dito sa TNT Tropang Giga, mga kalaro. Ano pong totoong nangyari dito? Bakit nagkagano, no? Ang pinaka naging istorya po ng laban kanina, mga kalaro, is the excellent defense, mga kalaro, ng TNT Tropang Giga. Sabi nga po ni Coach Tim Cohn, they embarrass yung depensa ng Barangay Hinebra. Walang-wala pong sinabi yung depensa ng Barangay Hinebra kanina, mga kalaro. Scoring 88 points sa buong laban, hindi man lang umabot ng 100, mga kalaro. Ganong katindi yung depensa po ng TNT na first quarter pa lang inaramdaman na po ng Barangay Hinebra. And sabi ni Coach Tim Cohn, hindi siya makapaniwala na out of 21 attempts, dalawang 3 points lang ang pumasok. Isa po kay RJ Abarrientos at isa po kay Scottie Thompson. Si Justin Noipe Brownlee, sa kabila ng pag-score niya ng 23 points, 0 out of 2 on the 3-point line. Ganun po katindi at kadikit yung depensa ng TNT Tropang Giga. And, di ba, pasintabi po sa lahat ng kumakaing Coach Chot Reyes haters, no? Medyo masakit to, pero ang ganda po talaga ng ginawang execution pagdating sa depensa nito ni Coach Chot Reyes. Actually, sa opensa nga, mga kalaro, minani niya na, no? Hindi ganun kaganda yung play. Basic lang yung play po ng offense ng TNT. Talagang sobrang nag-focus po itong TNT Tropang Giga sa depensa. In fact, ito pong si Hollis Jefferson, mga kalaro, yung kanilang import, ay 19 points lang. This is the lowest scoring night nito ni RHJ, mga kalaro, with 19 points. Pero bumawi po sa rebounds, having 10 rebounds. Si Nambatak din po, si Ray Nambatak. His finals debut dito sa TNT ay umiscore po ng 18 points and 10 rebounds din. Si Eram nagdagdag po ng 15 points. No? At etong si Vintage Jason Castro ay dumagdag naman ng 14 points. So, sinabi po ni RJ Abarrientos, nakaharap niya yung kanyang idolo, mga kalaro. Nasabi niya at napatunayan niya sa sarili niya na marami pa po siyang kakainin bigas dahil ganun pa kalayo yung distansya niya dito po kay Jason Castro. Sa kabilang banda, mga kalaro, pag-usapan po natin, spotted po si Jordan Hedin sa laban po kanina, mga kalaro. Ibig sabihin ba nito ay magbabalik PBA na itong si Jordan Hedin? Sinabi niya po sa interview kanina, mga kalaro, nung siya ay nakita na, no, ng reporters ng PBA, mga kalaro, and ng mga insiders dito sa PBA. Sinabi po ni Jordan Hedin na he loves to play dito po sa PBA and sana po, hopefully daw, ay he can work on something now. So, sabi pa niya, dinagdag po niya, mga kalaro, ay titingnan po sa mga susunod ko anong mangyayari. And by the way, mga kalaro, ito pong si Jordan Hedin ay nasa tira firma po yung kanyang rights. Kung maaalala nyo dati sa 2020 special Gilas draft, no? Siya po ay na-pick ng tira firma Jeep. Well, abangan po natin, mga kalaro, sa mga susunod pong negotiations kung saan mapupuntang kupunan ito pong si Jordan Hedin. Or may mag-offer ba sa kanyang team from SMC, from MVP, or independent teams? Well, abangan po natin yan. Kaabang-abang yan, mga kalaro.